Hello ulit, magandang buhay sa inyo ulit. Welcome, everything is fine. So yan nakasulat sa likod. Sa aking likod po, yan po nakasulat. So nagtatanong ako kung everything is fine. Panahon po ngayon. So ako ulit si Sir Manny. At magtuturo sa inyo muli ng troubleshoot survey ng water dispenser. So ngayon, ang lecture ko ay kung paano linisin ang water dispenser ng tama. So marami tayong mga nakikita o mga napapanood na yung iba ay pagka nililinis, nilalagyan po ito ng chemical, mga detergent, pagka nililinis. So bawal po yun. Ang water dispenser, ginawa po yan para mapabuti po yung katawan ng tao sa pag-inom po ng malinis na tubig. So kung lilinisin nun ninyo yan na meron ng detergent, bababaran ninyo na may detergent, baka mamaya yung mga chemical doon, ng detergent, yung sa hose, ikumapit at hindi nyo matanggal. O mahirap po tanggalin. So medyo hindi ho ako pabor sa ganun na paglilinis. So mas gugustuhin ko pa maglinis ng tubig na pinakuluan. O yung kulong tubig lang, yung tama lang na kulo ng tubig na mainit na pwede yung matanggal ho yung mga dumi-dumi ho ron na nanilikha po ng tubig sa sobrang tagal ng gamit. So kailan ho ba ito pwedeng linisin? Yung water dispenser ho natin o yung water cooler o yung dispenser top o yung dispenser standing na nilalagyan po ng tubig. Kailan ho ba ito pwedeng linisin? So, pwede ho itong linisin after 3 months o 6 months. O maaaring nga every 1 month pwedeng linisin yan. Para maging safety ho yung mga gumagamit po ng pag-inom po ng tubig. So, kasi ang nilalagay po doon, yung mga tubig na galing po sa mga purifying station. So, yun po yung nilalagay po doon. So, porket na purified, akala nyo wala ho yung dumi. May mga dumi pa rin ho yun na nililikha pa rin ho doon sa sobrang tagal na ho noon na nakalagay po doon na tubig. Siyempre, kada every week, bumibili ka ng galon, nilalagay mo ron. So, yung mga na-stock doon na ibang tubig, siyempre, lumalabas pa rin yun, pero may mga dumi pa rin na naiiwan. So, tulad po na sabi ko, ang water dispenser po ay pinangangalagaan po ang kalusugan po ng tao. So, yun po ang rason kung bakit po nabuo ang water dispenser. So, tingnan natin, isa-isahin natin ang paglilinis po ng water dispenser at isa-isahin natin yung mga dapat itong baklasin at pati hanggang pagkabit. Una, ano ba kailangan? Siyempre, kailangan natin ng basahan, tabo, o kaya yung large pot, at saka, yan, ayan, ayan, o yung brush. So, basahan, tabo, o large pot, o kaya brush. So, ayan po yung kailangan. And next, ito po. Pindutin natin yun, switch po sa likod ng water dispenser bago po natin tanggalin sa pagkaka-plug yung water dispenser. So, ayan muna natin yung power, yung switch, bago tanggalin sa plug, ha? Kasi po, pag hindi po natin yung ginawa, tinanggal po natin ng bigla sa plug, pagkaka-plug dun sa outlet, yung water dispenser, maaari pong masira po yung compressor. So, tandaan mo natin, switch muna bago tanggalin yung plug dun sa outlet. Apo. So, ito po, tatanggalin po sa outlet yung plug. Huwag nyo yung tanggal na parang bumubunot kayo ng ngipin. Yung pagtanggal po niyan, hugot. Hindi po yun parang binubunot po yung ngipin. Ito ang tip ko sa outlet, sa electrical. Kasi pagka ang plug, ang bunot ninyo ay para siyang binubunot na parang ngipin, yung pinaka-outlet po ninyo, lumuluwag po yan. Kaya dapat bunutin, talagang bunot po talaga siya. Bubunutin, hindi ho nililikot. Bunot po talaga. Huwag mo lilikutin. Kasi ang outlet po, pagka yan nasanay sa lagi nyong inaalog, yung inaalog, yung para bunutin, tandaan nyo, luluwag ho yung outlet po ninyo. Ang pinaka-worst niya na mangyari pagka lumuwag ho yung outlet po ninyo, susunod na pagsaksak po ninyo yan pagka maluwag na ho, umiinit po yung plug. At umiinit din po yung outlet. Maaari ho yan magbaga o masunog pagka yan ho'y maluwag na.
Pagka maluwag na, tumawag na ho kayo ng electrician, lisensyadong electrician para ho palitan ho ang outfit po ninyo. Kung hindi nyo ho kaya, okay ho ba? Next, tanggalin nyo na ho yung galon po ng tubig sa ibabaw. Yan po yung susunod pagkatapos yung bunutin sa plug. Pagkatapos nyo pala bunutin yung plug doon sa outlet, tanggalin nyo na ho yung galon ng tubig sa water dispenser. Para ho madali ho kayo makapag linis ng water dispenser at ma-troubleshoot ninyo kung ano ho yung dapat nyo hong gawin ho dyan. Troubleshoot to cleaning ho ito. Next, i-drain yung tubig galing po dun sa reservoir o dun sa istaka ng tubig sa pamamagitan po ng dalawang faucet na yan, red and blue. So, pagkatapos yung i-drain yan dyan, i-drain nyo po siya dun sa likod, dun sa main drain area. Dun sa likod, yung tinuro ko kanina, yung meron nung lock. So kasi pagka-drainin nyo yan dyan sa dalawang faucet na yan, hindi pa po siya totally talaga nauubos. So kailangan nyo pa rin siyang i-drain dun sa likuran kasi yung pinaka-drain dun sa likuran, eh meron po siyang tubo na level po dun sa pinaka-ilalim ng drum o yung pinaka-button niya ng drum. So dun po lalabas lahat yung mga iba pang dumi ng tubig na nandun po sa load po ng drum, dun po sa reservoir, yung istakan po ng tubig. Doon nyo siya i-drain. Sa likod ng water dispenser po yun ha. Baka sabihin nyo, hindi nyo makita, nasa likuran lang po yun. Iniikot lang po yun, pinipito. Kaya may nakalagay pero clipper naman po siya. Clip naman po yung nakalagay. Pero yung iba ho, iniikot po siya. So yan po yun. At pagkatapos, kung tryron sa likod, itong nasa, ito. Ayan, water drain din yan. Buksan nyo yan. Yung mga natitira pang tubig na nandun sa loob, na hindi matanggal dun sa faucet na yon, dito mismo matatanggal. Kasi nasa likuran kasi yan, nandun sa ilalim ng drum yan. Yung pinakatubo niyan, nakalagay siya rin sa pinaka-ilalim ng drum. Kaya lahat ng tubig na nandun sa loob ba na natitira, matatanggal pa yon. So kailangan wala siyang ibang tubig na matitira sa loob ng drum. Drum man yan ng cool drum o nun hot water drum. Kailangan walang matitira. Pagkalilinisin po yan. Next po, ito naman. Tatanggalin natin yun, lock. Kung yun ibang water dispenser ay walang lock, ito meron, may lock siya. So, yung lock niyan ay para siyang filter. So, remove filter, as in case filter in a dry area, do not wash. Huwag niyong uhugasan yung filter. Kung makaka-encounter kayo ng ganyan na water dispenser na merong filter, tanggalin ninyo ng maayos. Huwag po ninyong basta-basta tatanggalin. Yan po ang ano niyan kasi medyo maselan po yung filter ng water dispenser. Maaari po siyang masira pagka mabigat ang kamay. Next, yung pagkatanggal po ng water dispenser, tatanggalin naman po yun, spin adapter. Yan po, yun nasa ibabaw na yan. So tatanggalin po yan. Kung hindi po siya matanggal ng persahan, putin nyo po ng dahan-dahan. Putin nyo ng dahan-dahan. Palip. Palip po ang ikot niya. Huwag niyo hong tatanggalin to ng persaan kung ayaw niyo hong masira yung gasket niya na nasa loob. Mamaya, masira yung gasket niyan, igoma yung gasket niyan. Ingat lang ho, ha? So, no. Pagkatanggal, yan po yung makikita niyo sa loob. Yan mismo. Yan ang makikita ninyo. Pagka natanggal niyo na yan. Ang susunod, tanggalin niyo po itong doublet using your index finger at hatakin, pangat. Pwede nyo, pag hindi nyo mahatak pangat, dahan-dahan lang, ikutin nyo lang, left and right, left and right. Huwag nyo yung pepersahin. Baka maputol yung pinaka, ano nyan, yung pinakamahaba niya sa loob, doon. So, index finger lang, tapos yan, left and right, para matanggal. Mabunot, pangat. Tapos yan, tanggalin nyo yung mandanan dito, yung drip tray, hugasan din ninyo yun. Kasi yung mga tubig na tumutulo rito, sa mainit, saka sa malamig, yung tumutulo dyan, eh nasasalo ng tray yan, yung nandito sa baba. Uhugasan nyo rin yun. Kasi pag hindi nyo yung hinugasan, yun, namamahu rin yun. Uhugasan yun. Yun ang sasabunin ninyo sa kayong iba na tinanggal ninyo. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Huwag yung susundin to na merong bleach na sinasama sa tubig. Yung susundin yan. Pag sinama yan sa tubig, liquid bleach o powder, kailangan matanggal ninyo. Yun, chemical niyan sa loob ng hose na nasa loob din ng water dispenser. Yung sa loob niyan. Pag hindi nyo natanggal, ang iinom niyan, maaaring magkasakit o ikamatay niya yan.
O sa mga household, huwag po kayo magsasama na merong blitz, ha? Sa mga household, kung kayo maglilinis ng inyong water dispenser at napanood ninyo na lalagyan ng blitz, huwag nyo pong lalagyan ng blitz o kahit liquid blitz. Bawal po yan. Kasi pagka ang mga bata nakainom yan, na hindi nyo nalinis ng gusto yung water dispenser na to, na sinamahan ninyo ng bleach yung tubig. Number one, na mapaektuhan dyan yung mga bata pagka nakainom yan. Kasi hindi nyo nalinis ng gusto, maaari siyang magkasakit, o maaaring yan pa ang sanhi na ikamamatay pa noon tao. So ang water dispenser ginawa po hindi para pumatay, ha? Kundi nagbibigay po siya ng kalusugan sa tao kasi water dispenser po dyan at mineral water po ang ilalagay po dyan. Ng purified water po. So, ingat lang po ha. Huwag po kayo maglalagay ng bleach. Huwag na huwag. Ha? Hindi ko inuutos na maglagay kayo ng bleach ha. Pagkalilinis po kayo ng water dispenser. Ang gagawin nyo lang po, magpakulo po kayo ng tubig. Tapos yan, haluan nyo po ng konting malamig. Saka nyo ibuhos dito po. Sa water dispenser na yan. Then, dyan po. Sa reservoir, kung tawagin. O istaka ng tubig. Okay? Kumukulong tubig lang. Walang chemical. Inulit ko. Walang chemical na ilalagay. Huwag nyo pong susundin to na nakalagay po dyan. Huwag na huwag. Kasi pagka ang chemical pumasok sa katawan ng tao, sinabi ko na, maaari po itong ikasakit o ikamatay. Mga household po ha, at sa mga technician na maglilinis nito, huwag nyo gagawin po na maglagay ng bleach o liquid bleach. Okay? Ayos ba? Ito naman itong video, itong picture na to. Pagkatapos nyong lagyan ng mainit na tubig o banlian, gamitan nyo na po siya ng sponge o yung brush na malambot. Saka nyo hubrasin. Pero bago nyo hubrasin, siguraduhin nyo ninyo na ang kamay po ninyo ay malinis. O kaya meron nyo kayong surgical gloves. Siguraduhin nyo ninyo ha, na malinis. Kukuskusin nyo ninyo yung loob niyan. Kuskus talaga. Kukuskusin ninyo hanggang sa matanggal yung mga nakikita ninyo, mga nakatikit na dumi doon sa drum, sa reservoir, kung tawagin, o istakan ng tubig. Kukuskusin ninyo yun. Huwag po kayong gagamit ng pangkuskus na steel brush o yung pinangkikiskis ng kaldero. Huwag po kayong gagamit nun. Brush po talaga na malambot. Yun po ang pwede nyo hong gamitin. Kasi pag gumamit kayo ng medyo matigas ng brush dyan, yung stainless, maaari po yan magkaroon po ng damage o yung magkaroon po ng gasgas. Okay, naintindihan nyo ba? Brush lang po na malambot ha, hindi po yung matigas na brush. So, pagkatapos yung linisin at kuskusin ng mga ilang oras, so ito na, saka nyo ulit banlian ng panibagong kumukulong tubig ulit. O yung tama lang, yung tamang tubig lang, hindi naman yun masyadong kumukulo. Yung tama lang na hindi masisira yung hose nun system niya dun sa ano. Yung, kasi may hose kasi ito eh, rubber hose yun na sa ilalim niyan ng water dispenser. Yung hindi lang masisira. Yung tamang init lang. Saka mo ulit pugasan, anlaw. Anlawan mo ulit. Anlaw, hindi mo na ito brabrasin. Hindi mo tanahanin ito. Anlaw lang. Anlawan mo na. So yan, bubuhusan mo ulit ng maligam-gam na tubig. Anlaw na. Yun po yung susunod dyan. So ito ulit. Paglagay ninyo ng tubig, yun, anlaw na siya. Yun, binabanlawan nyo na. I-drain nyo ulit. Drain ulit dun sa dalawang poset. Pakataas ang dalawang poset, doon ulit sa likod, sa drain hose, doon sa likod. Yung pinaka-drain niya, main drain na sa likod. Doon ulit. So, pagkatapos na i-drain, pagkatapos ng anlawan, syempre, bago mo ibalik yung doubly, yung pinakaharang niya, bago mo siya ibalik, punasan mo ng tissue, yung stainless drum na yan, yung reservoir, yung staka ng tubig, punasan mo ng tissue muna, bago mo ibalik yun, mga parts na tinanggal mo, yung doubly, bago mo siya ibalik, ha? Punasan muna ng tissue. Pagbalik ng doubly, saka mo ngayon ibalik yun, adapter, yun sa ibabaw. Yung patungan na mismo ng tubig, ng galon ng tubig, saka mo ngayon ibalik. Siyempre, yan, hinugasan mo na yan. Bago mo ibalik yan, siyempre, hinugasan mo na yan sa lababo. Alam mo na, ibalik yan na hindi mo hinuhugasan. Hindi mo ba? Mahirap po yun. Hinugasan mo lang yung reservoir, yung istaka ng tubig, pero yung patungan ng tubig, yung tinanggal mo dyan, yung adapter, hindi mo naman hinugasan. So, dapat hugasan mo rin siya. Yan, pwede mo sabunin yan. Pwede mo na sabunin yan. Tapos yan, anlawan ng maigi. Tapos yan, saka mo ngayon ibalik yun, drop tray. Saka mo ngayon siya ibalik. Hinugasan mo na rin yan, siyempre. Sinabon mo na rin ng maigi yan. Saka mo siya ibalik. Kasi yan yung saluhan ng mga pumapatak na tubig dun sa faucet.
sa pula saka sa blue. Kasi ang tinanggal mong filter, i-attach mo uli, ibalik mo uli dun sa pinanggalingan niya. Kasi kailangan yan. Kasi kung hindi mo yan ibabalik, wala. Baka may mga pumasok na dyan. Kasi kailangan yan. Kasi hindi lang siya filter. Lakpin yan dito sa, ano niya, dito sa pinaglalagyan ng galon ng tubig. Yan. Lakpin yan dyan. Pagkatapos mo nang ma-assemble lahat, saka mo ngayon lagyan ng galon ng tubig na meron ng laman. Yan, saka mo ngayon isaksak uli. I-plug mo uli kung sasaksakan. Yan. Pagkatapos mo i-plug, punta ka sa likod ng water dispenser, saka mo ngayon i-on. Iwan mo ngayon yan. Siguraduhin mo lang bago mo ilagay yung tubig, yung galon ng tubig, bago mo ilagay, siguraduhin mo na, yan, ito, na, sarado na yan. Ito yung pinaka-drain. Main drain yan. Ha? Ayan yung sinasabi ko kanina pa. Main drain yan. Ibabalik mo ulit yon bago ka maglagay ulit ng galon ng tubig. Kailangan sarado yan. So, dahil ang nagawa mo na lahat na nanalinis mo na, naayos mo na, basta pang ano ko lang, huwag niyong kakalimutan pagka maglilinis po kayo ng water dispenser, bawal po ang may chemical detergent sa loob ng system ng drum ng tubig, yung reservoir, yung istaka ng tubig, kasi kung napapansin niyo sa likod ko, ayan, meron po yan mga hose sa loob. Pababa po yan dun sa faucet, at yung isa naman ay pababa naman po rin sa heat drum kung saan po kayo kumukuha ng mainit na tubig. So, pagka meron po yung chemical detergent na naiwan sa loob, konti lang, kahit konti lang yan, magkukuroon na po yan ng reaction sa tubig. So, kawawa po yung iinom niyan. Kawawa po yung iinom mo niyan. Kaya kung maglilinis po kayo ng water dispenser, siguraduhin mo ninyo na kahit po kumukulong tubig lang, yung maligamgam na tubig lang, malilinis po ninyo ng maigi. Huwag po kayong aasa sa detergent na ilalagay po sa loob ng system. Ang lilinisin lang ho ninyo dyan, nasasabunin lang ho ninyo dyan, yung mga sinabi ko lang. Yung mga tinanggal lang ho ninyo dun sa water dispenser. Yung cover ho na pinaglalagyan po ng galon, saka yung dapli. Yun lang po ang lilinisin ninyo. Pwede nyo rin linisin din ho yung labas, yung faucet, saka yung saluhan po ng tubig. Pwede nyo punasan ho yung katawan po ng water dispenser. Pwede nyo ho yan sabunin. Kasi punasan lang ho ninyo ng basahan na tuyo, yung plot. Pagka nilinis naman nun ninyo yun, tulad ng sinabi ko kanina, yung reservoir, yung istaka ng tubig. Pagkatapos nun ninyo yung linisin, brasin, inanlawan, pagkatapos anlawan, walang detergent pa, walang detergent. Pagkatapos anlawan, pupunasan nun ninyo yan ng cotton na tela o kaya tissue, para matuyo kaagad. So marami yung gumagawa ho nito kung paano mag-cleaning. Meron nung mga tama ho. Tama yung video nila kung paano mag-cleaning. Kasi hindi yung basa-basa pag-cleaning ho ng water dispenser. Lalo sa mga household, pinapalinis ho ninyo yan sa mga katulong ninyo o mismo kayo. Gusto nyo malinis na malinis. Kung maaari, talagang ginagamitan ninyo ng detergent, huwag ho ninyong gagamitan ng detergent. Delikado po yan. So, magkukuroon ho yan ng reaction sa katawan ho ng tao pagka may detergent po nakasama ho dyan, lalo na pagka nainom. So, iwas ho tayo. So, yan po yung mga tip ko kung paano linisin ang water dispenser. Depende po yan sa inyo kung gusto nyo yung sundin o hindi. Sa inyo yan. Alam ko, lilinisin mo ninyo yan. Kasi ang water dispenser po, kailangan ho natin alagaan. Kasi ang water dispenser, kasama ho natin yan sa buhay ho natin, sa loob ng bahay, huwag ho natin pababayaan. Kasi dyan ho tayo iniinom din pag gusto ho natin ng malinis sa tubig. Actually, ang galing sa faucet, malinis din ho siya. Pero hindi ho 100%. So, ang water dispenser, malinis po yan. Kasi po, yung tubig niya ay galing sa purified station. So, naano ho siya. Na-purified na ho siya. Na-filterized. Kasi ang water dispenser ho ninyo, meron pa ho yung filter system. So, kaya kailangan ho siyang linisin palagi. Naulit po, ang paglilinis po niyan, pwede pong 3 months to 6 months. So, kaya every month, pwede ho siyang linisin. Depende ho yan sa inyo kung gusto nyo linisin ng every month. Nasa sa inyo yan. Personal na gamit po ninyo yan. Kaya alagaan ho natin. Para makaiwas po sa mga, para makaiwas po sa paggawa ng mga technician. Kapag ingatan nyo po yung water dispenser. Kung sakali yung masira ho yan, tumawag lang po kayo sa mga legal na technician, na lisensyado pong technician. Tumawag lang po kayo.
At kung sakaling ipapagawa ho ninyo yan, hingihan nyo sila ng ID at saka ng license, skid license bilang isang technician. At pagka-check ho nila yan, at sinabi nyo yung kung anong sira, at check ho nila, so tanongin nyo kung ano ang dapat gawin. Ibigay naman nung sa inyo eh, kung dapat po siyang i-repair o kung dadalhin mo yan sa shop o sa bahay ninyo gagawin. Pero ito po ang ano, ang advice ko sa inyo, ipagawa nyo na lang yan sa shop kasi mas delikado yan kung gagawin mo sa bahay. Kasi may chemical po yan na isasama po dyan, yung po yung prion. So baka mamay po ng inyong mga anak, mas maigi na sa shop na lang po ng refrigeration po yan gawin. So hanggang sa muli, po Sir Manny, magandang buhay po sa inyo at be safe sa lahat ng bagay.